Welcome back, YouTubers and patients na palagi nanonood nitong aking vlogs. Today, marami talaga tayo na re-receive na calls from patients. Kayo lang dati at pumatawag yung patients kasi papischedule ng bunot. Diba nung isang vlog ko, na-explain ko sa inyo na tumawag sa dentista ng bunot, hindi lang naman dapat bunot ang puro gawin. So, there's plenty of procedures to do rather than extra. I hope na-inform kayo na marami talaga alternate procedures na pwedeng gawin. Hindi lamang yung puro bunot pag sumakit yung ipin. Ngayon naman ang itatakal natin ay yung second most question na tinatawag sa amin ng mga patient, which is, magkano po yung magpapustiso? Don't you know na napakahirap sagutin ang tanong na magkano po magpapustiso? So before I answer that question, yung mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please click the subscribe button and also the bell icon para ma-notify po kayo kung nagustuhan nyo itong video na to sa susunod na video na gagawin ko. Ako nga po pala si Dr. Jovi, ang inyong kaibigan, dentista. So balik po tayo sa topic na question ng pasyente na kung magkano ang pustiso. Napakahirap po talaga sagutin, di ba? Yung ibang pasyente, alam na kung bakit. Kasi marami po talagang klase ng pustiso. Hindi lang naman po isang klase na pepresyon kagad ng isang dentista. Kapag tinext nyo, kaya tinawagan nyo na kung magkano ang pustiso. But before anything else again, kung may tanong po kayo sa topic na to, o may gusto kayong ibang tanong tungkol sa dental, please write down your questions on the comment section below para masagot ko po ng buong makakaya. Dating vlog ko, tinuruan ko kayo ng parts ng ipin. Ngayon, bago ko itakal yung magkano ang pustiso, tuturuan ko po kayo ng mga parts ng oral cavity o ng bibig, yung buong set ng ipin. Napakahalaga po na malaman natin lahat muna ang parts ng bibig o tinatawag nating oral cavity bago natin sagutin yung katanungan na magkano ba ang pustiso. So, ito po yung sample ng ating bibig. Yan. Ilan po ba ang ipin natin? Ang adult po ay mayroong 32 ngipin. Yan. 16 sa taas at 16 sa baba. Ang tawag po ng dentista para dito sa taas o upper ay maxilla o maxillary. Sa baba naman or mandible or mandibular. So maxilla, mandible. Tandaan nyo po mabuti. Nahati rin po yung mga ngipin natin sa taas at saka sa baba. Yung sa harapan po na ginagamit natin ng pangputol ng pagkain, simula pangil hanggang sa pangil, ay tinatawag namin anterior teeth. Ngipin sa harap, anterior teeth. Yung mga ngipin naman po sa likod, yung mga bagang na nasa likod, at tinatawag naman namin posterior teeth. Posterior teeth. So anterior, posterior. Ganun din po sa baba. Pangil to pangil, anterior, mga bagang, posterior. Ito po tinuturo sa inyo ito. Kasi yung ibang pasyente po, ang pagkakaalam po nila, ang presyo ng pustiso ay sa kada ngipin. Sabihin nila, 5 ngipin po ang nawawala. 3 ngipin po ang nawawala. Magkano po ang pustiso? So, hindi po ganon. Ang pustiso po, yung mga ngipin na nabibili, ay per set. Hindi po siya per piece. So, ang per set po is anterior, posterior, upper, anterior, posterior, lower. So, 4 na set po ang binibili namin na ngipin ng pustiso. 1, 2, 3, 4. Anterior upper, posterior upper, anterior lower, posterior lower. 4 na set. Tatanungin nyo ang inyong dentista, so dok, paano pag nawawala akong bagang at may nawawala rin po ako sa unahan? So ang bibiliin po ng isang dentista o ng isang laboratory technician, ang laboratory technician po ang gumagawa ng pustiso ay 2 set. Anterior set at saka posterior set. Para kumuha lang po ng ipin na nawawala doon sa inyong anterior at kukuha din ng isang ipin na nawawala sa inyong posterior. So, 2 set po ang kanyang bibili at hindi po 2 piraso. Kaya nang sabi ko kanina, ang gumagawa po ng pustiso ay ang laboratory technician. Pero bawal na bawal po magsukat ng ipin ng isang laboratory technician. Tanging lisensyadong dentista po lamang ang pwede magsukat sa inyo at magawa ng pustiso. Katulong lang po niya ang dental technician. Huwag na huwag po kayong papagawa direkta sa dental technician. Kasi yun po ay pinagbabawal sa ating batas. Ngayon, paano natin sasagutin yung magkano ba ang pustiso, Doc? Ito po.
ang postiso po ay may dalawang klase. Removable, ditanggal po yon, at fixed, yung hindi na po natatanggal. Nakasemento na po siya at hindi nyo matatanggal. So, yun po ang unang sabihin na dapat ng pasyente. Kung ang gusto niya ay removable o kaya ay fixed denture. Ang denture po, yun po yung term namin sa postiso. Tandaan nyo po, denture, postiso. Muna tayo po sa removable denture. Ang removable denture po, may mga klase din po. Complete at saka partial. Yung complete, siguro alam nyo naman po yan. Pagbungal na po yung tao. So, kompleto po. Isang buong postiso po yung gagawin. So, wala na po siya natitirang ipin. So, complete denture. Kung upper o kaya complete lower o complete upper. Ang sasabihin po ng isang pasyente kapag nagtatanong sa isang dentista. Magkano po ang complete denture? Upper and lower. Ang susunod naman po ay sinabi kong partial denture. Yung partial po yung ilang ngipin lang po yung nawawala. Kung ito po yung inyong ngipin at nawawala kayo ng dalawang bagang, ang kailangan nyo lang po ay partial denture. Kung ito po yung inyong ngipin na walang po kayo sa harapan ng apat na ngipin, partial denture lang po ang kailangan nyo. So pag partial, ilang ngipin lang. Ano po ba yung mga klase ng partial denture? Meron tayong tinatawag na staplet. Nakita nyo yung may kulay pink sa ilalim ng alang-ala. Yan. Tapos meron siyang wire. Yan. Ang tawag dito ay staplet. Yung wire ang kumakapit sa ngipin para hindi siya matanggal. So, ang tawag dito ay staplet wire clasp. Yung clasp, yun po ang tawag namin sa kawit. Clasp. Kawit clasp. Yan. Susunod naman po ay staplet pa rin. Pero mas updated po ang clasp nito o ang kawit. Ang tawag po dito ay staplet metal casted clasp. Ibig sabihin, yung kawit po niya o yung clasp ay tinunaw na bakal para kumorte po doon sa inyong ngipin. So, yan po yung magiging pangkapit niya. So, ito po ay staplet with casted metal clasp. Yan po yung pangalawang klase ng partial denture. Ito po yung sumunod na klase. Ito naman po yung tinatawag na one-piece metal partial denture. Kaya po siya one-piece metal kasi buong casted metal po. Yung kanyang base at saka yung mga kawit, yung clasp. Ayan. Hindi kamukha kanina na combination siya nung kulay pink na acrylic tapos nilagyan siya ng clasp. Ito po, buong casted clasp. Kapag ganito pong dalawang side ang postiso, isa dito at saka dito, dalawang side po, ang tawag po namin dyan ay bilateral. So, bilateral. Kapag isang side lang po ang lalagyan, tulad nito, andito lang po yung ngipin, pero hanggang doon po yung postiso. Kasi nga po yung pangkawit, kailangan po balanse. So, ito po unilateral. Kasi isang side lang po yung may postiso. Ito po ay pangkapit. One piece metal. Meron naman din po na mga pantemporary lang. Kamukha yung mga ibang pasyente, ayon lang ng may kawit. So, may request sila na claspless o walang kawit, walang clasp. So mostly ginagamit po ito ng mga tao na pagkatapos bunutan, ayaw nilang bungi. Yung iba, papasok kasi sa office. O ang trabaho salesman, sales lady, na may lagi kinakausap. Pangit naman na bungi ka, tapos makikipag-usap ka sa mga customer. So ito po, ginagawa namin minsan temporary yung mga ito. Hindi po siya pang matagalan yung mga claspless kasi pagka natuyo na po yung gums nyo, gumaling na, wala na yung maga, yung sugat, maaari po itong lumuwag. So, ito po yung temporary staplet claspless. Meron din po mga bagong labas ngayon, yung mga tinatawag na flexite o flexible. Yun naman po, kamukha rin po nitong yung staplet. Kaso malambot po sila, pag ginano nyo po, lumalambot. Sa ngayon, wala po akong sample nun. Pero, ang pinagkaiba lang po niya ay malambot po. At pati yung mga clasp po niya, ay hindi po metal, hindi po rin wire, kundi flexible din po. So, yun po. Ang sample ng removable partial denture. Punta naman po tayo ngayon dun sa fixed. Ano ba yung tinatawag na fixed? Narinig nyo na po yung, di ba, yung jacket crown. Yan. Ito po siya. Yan. Yung jacket crown po, mostly porcelain po siya. Tapos metal po yung loob. Ayan.
Pero ngayon, meron na po lumalabas na puro porcelain. Pero mas mahal po yung kaysa dito. Yung mga tinatawag na zirconia at saka yung mga emax. So, ito po ang tawag dito is porcelain fused to metal. Fixed denture po ito, yung porcelain jacket crown. Piraso po nito ay tawag jacket crown. Pero pag maraming piraso na po siya, kunwari nabungi kayo ng marami at kailangan nyo magpalagay ng dikit-dikit na jacket crown, ang tawag na po doon ay bridge. Ayan po. Kung ang bungi nyo po ay sa harap, sa taas po ito. Ayan. Ito po yung fixed bridge. Ayan po. So, dikit-dikit po siya, hindi po siya isa-isa. Ito po yung mag-isa, at ito po yung dikit-dikit. Jacket crown, fixed bridge ang tawag. Ito naman po ang sample kung sa bagang o likuran naman po ang nawawala. Ayan. Fixed bridge po siya. Porcelain fixed bridge. So, syempre, yung presyo ng iba't ibang klase ng hustiso, iba-iba rin. Kapag kayo mga pinagawa nyo eh, state plate, syempre mas mura siya. Mas mahal yung mga casted. O kaya yung tinatawag na flexite o flexible. Syempre mas mahal yun. Tapos yung complete denture, mas mahal din siya doon sa partial kasi buo nga siya eh. Tapos yung mga fixed partial, mas mahal yung kaysa doon sa removable. Yung mga jacket crown o kaya tinatawag natin fixed bridge. So sana nakatulong na naman po itong aking vlog na nabigyan kayo ng information tungkol dun sa mga procedures na ginagawa namin sa aming dental clinic. Sa susunod na magtatanong kayo sa yung dentista, so alam nyo na po kung paano. At kung may extra pa po kayong questions, lagay nyo lang po sa comment section. Sulat nyo po doon at akin pong sasagutin. Marami rin po yung nagtatanong sa akin na pasyente kung nakakasira raw po yung kawit ng pustiso. Doon sa aking mga observation, yung mga pustiso na wire yung clasp ay nakakagasgas talaga kasi masikip sila at saka hindi naman talaga ito nakaporma doon sa ating ngipin. So sinunod lang sila para kumapit yung pustiso. Mostly kasi ito ginagamit ng temporary ito. Ito yung pinakamurang klase ng pustiso, yung may wire clasp. Kaso dahil nga sa atin, nagtitipid yung ibang pasyente, so tumatagal yung paggamit nito. So yun nga, tanggal kabit, nakagasgas po yung ngipin hanggang sa masira po siya kasi nakagasgas nga po itong wire. Dun sa mga casted metal at saka yung combination ng stay plate with casted metal clasp, yung mga casted metal po kasi nakakorte po yan dun sa ngipin natin, so yung pinakadulo lamang po niya yung naka-engage dun sa undercut. Yung undercut po, yun yung po yung nakamalayong na korte ng ngipin natin na siyang kinakapitan po para hindi matanggal yung pustiso. So, hindi po nakakasira masyado ng ngipin yung mga ganitong klaseng pustiso. Ang mahalaga po kasi sa pasyente ay mag-visit sa dentista regularly. Kahit dalawang beses po ang pinaka-minimum sa loob ng isang taon para ma-check up po ng dentista yung kanyang ngipin. O kaya malinisan o kaya pastahan yung may mga butas na. So, hindi po talaga galing sa pustiso. Yung dahilan, ng dahil nasira yung ngipin natin. Marami rin pong dahilan. Yung sa pustiso po, yung maling paglagay ng pustiso. Pangalawa, matagal na yung pustiso at umuuga na, hindi pa nagpapagawa ng bago. Tapos yung hindi paglilinis ng pustiso, araw-araw, ay maaaring makasira lang yung pen. Kasi yung bacteria na pumupunta rin sa mga pagkain na kumakapit sa ating pustiso, siya yung nagpo-produce ng acid at yung acid na yun ang sumisira sa ating mga ngipin. So hanggang dito na lang po ulit ang vlog na to. Sa susunod ulit, baka braces naman po ang aking topic. Hindi po tatandaan na kung may katanungan kayo tungkol sa dental, kumonsulta lamang sa isang lisensyadong dentista katulad ko. Again, this is Dr. Joby. Always start your day with a smile. And keep on smiling. Ako ay dentista, magkain ng sin.